Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sa pagpapatuloy ng The Broken Marriage Vow, matapos magpunta ni Dr. Jill sa paaralan at hindi nga niya nakita doon si Gio, ay naisipan nito na tawagan si Diane upang doon ay ilabas ang kanyang sama ng loob. Nagkita ang dalawa sa bar kung saan nagtatrabaho si Diane. Tulala na pinapanood ni Jill ang kanyang viral video habang itong si Diane ay pilit naman na kinocomfort ang kanyang mom. Ayon sa kanya, nag-comment nga raw siya sa video at sinabi niya nga daw doon na sana'y huwag namang manghusga ang mga tao sapagkat ginawa lamang daw ito ni Dr. Jill dahil gusto niyang makuha ang kanyang anak. Kahit sinong ina naman daw ay siguradong ganoon din ang gagawin. Samantala, muli na namang dumating sa bar na iyon si Coach Gabby at may kasama nga itong date. Nagkatitigan silang dalawa at bahagya namang umiti itong si Coach Gabby kay Jill sa kabilang dako. Napapasarap na nga ang inuman ni David at Charlie. Habang humahagod ang alak sa kanilang mga lalamunan, ay nagbabalik tanaw naman itong si David sa kanilang nakaraan. Grabe, dalawang taon na yung lumipas pero parang kailan lang yung nangyari, no? Nung nagtapos kami ni Jill, grabe, sad-sad talaga ako nun. Ni isang kusing wala akong nakuha. Baon sa utang, may criminal record, tapos walang trabaho. Walang kaibigan, tapos sumama pa yung tingin sa akin ng anak ko. Oo nga raw at nagloko siya, pero sa tingin daw ba ni Charlie ay fair yun sa lahat ng ginawa ni Jill? Sabi nila, justice, pero para kay David, ang tawag daw doon ay paghihigante. Dito na ngayon nakakuha ng tiyempo si Charlie at tinanong niya si David ng ganito, may pinaplano ka ba? Sagot ni David, ang plano ko lang, mabuhay ng tahimik, kasama yung anak ko at ang pamilya ko. At natutupad na yun, nasa akin na si Gio. Ang kailangan na lang, e mawala si Jill. Konti na lang matutupad ng lahat ng gusto kong mangyari. Nakangiting sinabi ni David, makukuha ko ng lahat. Wala namang naisagot itong si Charlie at inaya na lamang ng cheers si David habang patuloy pa rin siyang nakikipagngitian sa babaeng kanina pa niya tinititigan. Sa inyong opinyon, posible kaya na sinadya ni David na ipaalam ang kanyang plano kay Charlie upang hindi ito magduda at maisakatuparan niya ang kanyang maitim na balak sa dati niyang kaibigan? Dito na nga po nagtatapos ang ating part 5. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa part 6. Makikita ang link sa comment section. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig and God bless us all.